back to my channel. Today, nandito na naman si Ate Apple. Mag-share sa inyo ng bago remedies, guys. Guys, pagbibigyan natin yung request sa atin na about naman po daw sa varicose vein, yung pinaka-effective daw na pantanggal or pang-healed para kahit papaano ay mabawasan ng varicose vein sa ating binte or sa ating mga kamay. Guys, mapapansin nyo po, tignan nyo guys, I'm 36 years old and all around cook, naglalaba, namamlancha, all around po ako, but wala po tayong varicose vein or mga ugat-ugat sa ating kamay. At tuturo ko po sa inyo kung ano ba po yung mga pamamaraan ng pagtanggal po niyan, guys. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, lahat po ng bagay na yan ay may solusyon. Kaya po guys, sisimulan na po natin, but dire-diretso po ating pamimigay ng giveaway. Pasasalamat po sa inyong lahat. Saludo po ako, wala po akong masabi. Sobra-sobra po ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat dahil sa patuloy at lumalaki na po tayo yung subscriber ko po. Kahit maliit pa lamang po ang subscriber ko. Nagpapasalamat na po ako kasi hindi ko po ine-expect na sa loob ng ilang buwan ay nag-grow na po tayo. Kaya po, nagsobra po ako nagpapasalamat. Last month, nagbigay po ako ng mga KK kit and then basta po ma-achieve lamang po natin yung sinasabi ko pong subscriber ay talagang mamamahagi po talaga ako. 30K lamang po muna. Sa 30K po guys, mamimigay po tayo ng 500 pesos sa 7 katao. Lagi po laging 7-7 kasi favorite ko po talaga yung 7 dahil parang lagi ako sinuswerte sa 7 kaya favorite ko po talaga ang 7. Ngayon po guys, hindi na po tayo magpapaligay-ligay pa. Simulan na po natin. Guys, ang topic natin for today ay about sa pagtanggal or pag-heal or pagbawas ng varicose vein ng walang surgery at sa murang halaga lamang. Guys, hindi na po tayo magpapaligay-ligay pa. Ano po ang kailangan natin? Kamatis, guys. Ang kamatis daw pong green ay mas maganda kesa daw po sa yellow. Pagdating po sa varicose vein, mas maganda daw po ang green. Mas nakaka-heal daw po siya, mas nakakabawas ng varicose ang green kesa po sa yellow. Yan, ang ganda po ng ating kamatis dahil baliktaran po siya, di ba? Pero guys, okay din po yung dilaw. Pero ayun nga po, ang pagkakaalam ko at ang batay sa akin pag-search ay ang maganda daw po sa varicose ay ang green na kamatis. Yun po guys. Guys, pag po, ano ba pong dahilan bakit tayo nagkakaroon ng varicose vein? Dahil po guys, unang-una sa trabaho po natin, depende po sa trabaho natin guys, pag tayo ay laging nakatayo. Ayun po guys, nagiging dahilan din po yon kung bakit tayo nagkakaroon ng varicose dahil hindi nasi-circulate ang ating dugo tapos kaya nag-i-spider yung mga ugat-ugat natin sa ating binti guys. Tapos guys, ano ba po ang kailangan natin gawin guys? Kung ang trabaho po natin ay laging nakatayo kagaya po ng mga sales lady or nakukuha din daw po yun sa matataas na takong kung kayo po ay mahilig mag-heels. Ayun po guys. Tapos sa mga kamay naman, halimbawa po, napapasma na tayo sa paglalaba. Yan po ang kadalasan nakakapangit ng ating kamay. Kaya po nagkakaroon ng maraming ugat-ugat sa ating kamay dahil po yun. Dahil tayo ay laging naglalaba, di ba? Nakakapangit po yung detergent niya, nangungulubot ng ating kamay. Tapos at the same time, naglalabasan yung mga ugat. Pag lagi rin tayo nagluluto, napapasma. Ayan, pinagsasabay natin yung dalawang yun, nagluluto, naglalaba. Pinagsasabay ko po yung guys, habang ako yung nag-aanlaw, may nakasalang na nagpiprito ako. Ayan po guys, ano ba po ang mga ginagawa ko kung bakit po wala po akong ganyan. Ganon din po sa aking binte. Ganito po ginagawa ko po guys, sa gabi po, bago po ako matulog, 5 minutes po itinataas ko ang aking paa. Tapos, inaanuhan ko po nito, pwede rin po yung apple cider or patatas, kasi po malamig din yung patatas.
aking pwede rin po guys ang pipino. Yan. Pero ang madalas ko pong ginagamit ay apple cider at ito pong kamatis. Ayan po guys, di habang nakataas po siya, hindi po muna natin ilalagay po yon. Di nakataas po siya. 5 minutes. Tapos, pero guys, iwasan nyo kasi nangyari po sa akin guys, ma-share ko lang. Dahil sa sobra kong pagod, kasi ang trabaho ko din po talaga noon, operator. Nag-operator po ako, nakatayo kami. E di syempre, nag-ooperate po ako ng machine. Nakatayo po ako maghapon. Tapos po guys, ayun, pag uwi ko ng bahay, sabi ng nanay ko, wag ka magpapaala sa sahig. Kasi daw po, yung lamig ng sahig, nakakabukol-bukol po ng ugat. Ayun po guys, ganun din po guys sa mga nanganak, yung mga bagong panganak. Guys, magmedyas, tapos huwag kayong magpapaasa sa sahig kasi nagiging dahilan din po yon ng pagkakaroon ng varicose vein. Kaya po, nagkakaroon ng maraming ugat. Ma-share ko lang din po, yung kapatid ko po, ganun. Matigas po kasi ang kanyang ulo. Ngayon, wala po siyang, meron po siyang yaya, may mga katulong po siya. Pero nagkaroon po siya ng varicose vein. Dahil, yun nga po, nagpapaas siya, tapos hindi po siya nagmemedyas sa gabi. Ayun, yun po ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng varicose vein. Kasi ang trabaho naman niya sa office po, nakaupo lang siya, hindi naman siya masyadong pagod. Pero magtataka ka tapos pagdating sa nila, may yaya siya, may mga katulong. Hindi siya ganun kapagod, pero nagkaroon siya ng varicose vein dahil yun nga po guys, hindi niya po ginagawa yung mga ganung remedies. Hindi ko po alam kung ang tamad nga po kasi yung gumawa ng mga remedies. Alam ko po, alam niya, kaya lang tamad siya. Yun po, nagpapa siya sa sahig. Yan, lalo na po ang mga sahig po natin ay tiles, malalamig po yan, guys. Yun po, nagiging dahilan din kung bakit nagbubukol-bukol ang mga ugat natin sa alak-alakan at sa ating paa. Tapos sa kamay naman po, yung pagod, yung pinagsasabay mo yung nagluluto, naglalaba, tapos mamamlantya ka. Siguro po guys, kung mamamlantya ka, gawin mo yon bago ka matulog or nakapaligo ka na, huwag ka pong mamlantya, tapos saka maliligo. Nako guys, baldado ang abot mo, tapos bukol-bukol pa ang ugat mo. Ayun po guys, ngayon po, ang pag-apply po nito guys, it depends po sa inyo, baka po may magtanong kung ano ba po ang magandang mauna. Kung yung pagtaas po ng paa or pag-massage po ng kamatis or ng apple cider. Guys, para sa akin, inuuna ko muna, tinataas ko muna yung paa ko kasi pagod nga po ako. Gusto kong ma-relax yung paa ko. Ngayon, itataas ko po muna siya ng 5 minutes. Basta huwag po kayong makakatulog kasi yun nga po, nakatulog po ako minsan. Hirap na hirap naman, pinulikat po ako, hirap naman akong ibaba kasi nga po sa sobrang pagod. Ngayon po guys, pag po nakatapos na kayo ng 5 minutes, pagbaba nyo po ng paa, saka nyo po imamassage siya ng kamatis. Isi-circulate nyo po ang pagmamassage, circulate pa ganyan. Minamassage nyo po siya para po yung dugo ng inyong paa at ng mga ugat, hindi po, ma-arrange po siya, hindi po nag-i-spider na ano na siya. Alam nyo ba po yan yung bukol-bukol na nasala sa labit na ugat? Hindi po gano'n. Pero guys, banayag ang pagmamassage. Huwag pong sobra-sobra kasi baka mapaano naman po yung inyong ugat, mga ma-misalign. Dapat po massage po dahan-dahan lamang. Parang haplos ng pagmamahal sa mga ugat natin. Ayan. Tapos, ikukuskus nyo lamang po siya dahan-dahan at the same time, minamassage nyo po siya ng dahan-dahan. Everyday nyo po siyang gawin, guys. Ganun din po sa inyo pong kamay. Everyday nyo po ang gawin yon, hiwain nyo lamang po to. Tapos, massage nyo lamang po siya ng paikot-ikot. Massage ng dahan-dahan, guys. Mapapansin nyo po, unti-unting mawawala yung mga varicose nyo po. Tapos, pero guys, hindi po yun makukuha sa isang lagayan lamang. Guys, huwag po kayo magagalit kung halimbawa po naglagay po kayo at hindi po umepek. Guys, hindi po makukuha lahat po ng bagay, lahat po ng gusto nyong mangyari po sa inyo guys ay hindi po matutupad sa isang lagayan o dalawa, tatlo. Guys, ito po ay gawin nyo ng mga araw-araw sa loob ng isang buwan, mapapansin nyo po ang laki ng pagbabago. Imagine nyo po guys, hindi po kayo magpapasurgery. Ito po ay natural na remedies natin na sobrang mura, tapos at the same time, healthy living tayo kasi wala po tong side effect. Hindi naman po ako sa
hindi po ako sa naninira sa mga ganon, sa mga surgery. Unang-una po, sobrang mahal, di ba guys? Tapos meron po akong bayaw na ano po siya, nagpaputol na ng ugat kasi nga po sobrang dami niyang ugat, ang dami niya pong varicose, may pinutol na pong ugat. Yun po guys, nagsisi siya, hindi na lang niya ni remedies, hindi na lang siya mga natural na mga organic na gamot na lang ang sana ang kanyang mga ininom or na kanyang mga pinahid. Nagsisi po siya kasi yun lagi pong nakirot. Yun, nagpa-surgery po siya guys. Yun, lalo na po pag malamig, kumikurot daw po yung inoperahan sa kanya. Kaya po guys, ko ako po sa inyo, tiyagain nyo po yung mga gantong remedies dahil talagang katagalan naman po guys. Tingnan nyo po ha guys, kung kayo magpapaganon, isang click lamang. But, hindi po pala isang click din kasi ang papagaling po kayo. Syempre, pag yun inoperahan, surgery po yun, magpapagaling pa kayo. Ay di, mag-iintay pa rin po kayo ng ilang mga buwan bago po mag-heal po yan. Imagine niyo po, ugat po yan guys, ugat. Delikado pa ang inyong buhay. But, kung ganito po ang inyong gagawin or magre-remedies lang po kayo, mga organic guys, sa tingin ko po mas maganda guys kasi habang tumatagal po siya, tumatalab ng tumatalab at the same time, healthy living ba po kayo kaysa po yun nga po magpa-opera kayo na 50-50 pa kung magiging successful yun guys, tapos sobrang mahal, tapos yun nga po ang side effect niya, kumikirot po siya lalo na po sa mga malamig ang panahon, lalo na pag siya inasa aircon, kaya po yun guys, dahil dati lagi siya sanay sa aircon, but kumikirot yung inoperahan po sa kanya, ayun, di na po siya nag-aircon, nag-electric pa na lang, pero ano pa rin daw, kumikirot pa rin yun po, inoperahan sa kanya. Yun lamang po guys, shiner ko lang, kadaldala na naman ni Ate Apple. Kumbaga, kinumpara ko lamang po guys, kung kayo ay magpapa-surgery or mga organic ang inyo pong gagamitin. At ang organic guys, kahit araw-arawin nyo, wala pong side effect kasi organic lamang po to at the same time, healthy living po kayo guys. Ayun lamang po guys at salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Thank you po!